dadalhin ko kayo sa ano, sa Red District sa Makati. Tara. Ah, pwede na rin pala naman ako dito, kaso nga lang ang daan ko eh. Dito na tayo. Kumanan tayo, kumanan tayo. Kanan. Kasi maraming ilaw dito. Imagine mo no, kung wala yung mga ilaw na yun. Putik, ang dilim dito sa lugar na to. Madilim dito kung wala yung mga ilaw na yun. Nandito naman yung City of Dreams. Napakayaman ng lugar na to. Napakayaman sa pera at napakayaman sa kasalanan. Ako. So dito sa City of Dreams, andito yung paborito ng mga bata na Dream Play. Ayan. Andiyan yung Nobu Hotel, paborito naman namin yun na pagstayan. Ako hindi ako marunong magsugal. Kung tutusin, madali naman magsugal din. Basta tumaya ka lang, tapos patalo mo lang yung pera mo, tapos pagluhaan ka na, umuwi ka na. Ganun lang naman. Hindi ako marunong maglaro ng mga sugal-sugal, yung kung ano yung mga laro niya. Hindi ko sila alam, hindi ko sila nasubukan pa. Ayoko nang subukan. Wala naman talaga ring saysay. Wala na nga akong pera, tapos magpapatalo pa sa sugal. Dito tayo sa ano, motorcycle lane. Ilang beses na ako nahuli dito sa motorcycle lane dito sa Makapangil. Nakakaurat. Pwede rin naman tayong mag-EDSA. Ang patak natin, Makati din naman eh. Kesa sa dediretsuhin natin, tapos yung Buendia. Ah, hindi. Okay, wait. Sa Buendia kasi, nasa paligid-ligid nun, yung Rojas Boulevard tsaka Buendia area, nasa paligid nun, yung mga, yun yung matitinding nightlife. Eh, hindi ako pwedeng pumunta ngayon doon at, baka tayo ay masingil ng mga pinagkakautangan natin. Baka may makakilala sa akin. Uy, buhay ka pa pala! So, hindi tayo pupunta doon. Mag-EDSA na lang. At kung EDSA naman, problema kasi sa EDSA, tough, tapos sige na nga, doon na nga tayo sa Buendia duman. Huwag na lang tayong papasok muna ng Harrison. Basta huwag lang tayong papasok ng Harrison. Huwag kang papasok ng Harrison, ote. Huwag kang matutuksong pumasok ng Harrison. Basta ano lang tayo, Buendia lang tayo. Buendia, tapos tagus na ng Makati. Kinakabahan ako, baka may makakita sa akin. May makakilala sa akin. Alam niyo yun sa pelikulang ano. Sa yung Makati, akin ang paranyake. Para mga tipong ganun. Dead joke lang.
umabot, wag nang ipilit. Malaki-laki yung intersection na yan. Sorry. Ang gulat ko. Akala ko sino. Akala ko pinapara ako na angkas eh. Hindi, pero wala talaga ako dala ngayon. Eh, yun lang nga. Pag ako nakatapak ngayon ng kamatis o nakasagasa ako ng sibuyas, kulong ako nito. Wala akong kadadaan. Ni 20. Kaya nga kanina kinakabahan ako dun sa RFID kung kakagat yung load. Kasi kung hindi, patay. Patay. Gulat ko. Nasa tabi ko na bigla. Oh! Masasagasaan pa siya. Tumatak ko sa gitna ng daan. Bayan. Nasaan na yun? Ayun siya oh. Alam nyo, iniisip ko, makabili nga kaya ng scooter kahit yung second hand, third hand, fourth hand, basta yung medyo yung disente pa naman na pwedeng gamitin pang angkas o pang joyride o pang ano pa ba yung mga ngayon? Angkas, joyride, move it, ano pa ba yun? Basta yung ano, motorcycle taxi. Parang masarap gawing ano eh, sideline. Ano lang, babiyahe lang ako kapag sinisipag. Kapag libre, may oras, o diba? Diba, makadalwa, tatlong biyahe, natigo 150, o, diba, ang kita ko halimbawa ay 100, apat na biyahe, o 400 na agad yun, panggas na ni Octavia yun, diba? Tingnan natin. Actually, matagal ko nang iniisip yun, hindi ko lang talaga malingilang tutukan ng pansin. Ang problema kasi, kung bibili ako ng scooter, dagdag na naman sa gasos, maintenance, rehistro. Ay. Pwede kaya ang electric scooter? Yung parang mga, katulad ng mga NWOW na yung mga TK10, yung mga ganun. Baka pwede yun, ano? Electric naman siya eh. Hindi ko lang alam kung pwede nga, kung tatanggapin. Pero kung pwede yun, aba, mas mura kasi yun dahil hindi na kinakailangan ng rehistro. Tapos, hindi magastos sa gasolina, walang gasolina, walang kukunti ang maintenance. Yun nga lang, parang nagbabadya ata ngayon na ipapagbawal ata sa mga main roads ang electric scooters, yung mga electric yung mga three wheelers. So hindi ko rin alam kasi meron din namang electric scooter na kinakailangang irehistro. Yun yung mga kung ang top speed ay lumalampas o umaabot ng 60 kilometers per hour, kailangang irehistro yung mga ganun. Yun nga, iniiwasan ko nga yung mga ganun ng mga dagdag gastos na rehistro. Abala pa yun. Yeah. Ewan, tingnan natin. Parang masarap din kasi mag-motorcycle taxi. Hindi na actually yung pera yung habol ko dun eh. Kasi extra na lang yun eh. Wala lang. Yung makapag-angkas ka. Tapos marami kang mapupuntahan. Eh, yun din lang naman ang gusto ko. Yung makapag-ride. O, di. Pagkakitaan ko na. Eto kasi si Octavia. Ang alam ko, hindi to pwedeng irehistro as motorcycle taxi. Pero napakaganda, no? Kung merong, halimbawa, maxi scooter na expressway legal, kung mairehistro mo yun at magagamit mo yun na pang motorcycle taxi, di ba napakaganda nun? Kasi napaka-convenient nun kung ang halimbawa ang pasahero mo, galing Makati, pupunta ng Alabang o mag-skyway na lang kayo.
Yun nga lang, talo ako sa toll kasi hindi ko naman yung i-charge doon sa pasahero. Pero, di ba, parang astig, no? Motorcycle taxi, dumaan ng Skyway. Maxi scooter o kaya yung mga 400cc nga na naked bike, yun nga lang, medyo hindi kasi komportable ang mga naked bike na angkasan. Eh, lalo pa itong motor ko, tinanggal ko na yung mga angkasan, saka yung upuan sa likod, so hindi talaga ito pwede. Punta na tayo na Makati. Huwag na tayo magbaliw-aliw pa. Kanan na kayo, pwedeng kumanan dyan habang naka-red. Pwede pong kumanan. Yan, very good. Kahit naka-red, basta with caution. Sige po. Bilisan natin ng konti. Baka maubusan ako ng battery. Ito na yun. Dito sa area na to, basta kumanan ka lang nung kumanan dyan, marami ka dyang makikita ang nightlife. Ito naman, pag dito ka naman sa kabila, pag kumaliwa ka ng kabila, tutumbukin mo malate dyan. So kung nightlife at nightlife din ang pag-uusapan, itong area na to ang magandang ikutin. Kailan ba ako huling pumunta ng Malate? Ang tagal na. Sobrang tagal na. 20 plus years. Oo ata. Oo, 20 dekadang mahigit na. Kasi nung nagka-girlfriend ako, year 2000 eh. So medyo tumino-tino na ako noon kasi may girlfriend na eh. Nice. Green. Go. Alright, so this is with the na pasok na sa CBD or Central Business District ng Makati. Tumbukin lang natin to papuntang Makati Avenue, tapos silipin natin ang
Makati Avenue. Time check, anong time check? 1:40. Ay no. 1:30. Oo, tama. Marami pa tayong aabutan ng mga bagong gising sa Makati Avenue. Ngayon pa lang pumupulas at nagbibihis ang mga mananayaw. Marami akong ano doon, tropa doon. Tumira kasi ako doon sa area na yun. So marami tayong mga good friends doon and good memories. Doon nga tayo sa unahan, gayahin natin itong mga kamote na to. Tapos rat-ratin na rin natin, ano? Okay. Kagaling. Blinking red. Ang ibig sabihin niyan, stop and go. Okay? Stop, look and listen tayo. Kasi baka may biglang bumulaga eh. Diyos, uday ang lubak. Sorry, Octavia. Ipapagawa na talaga kita. Magkakapera na tayo. Oh my God. Dito nga tayo sa mula. Alright, ito na yung Makati Avenue. Again, CBD, Central Business District ng Makati. So this is Makati Avenue corner. This is Buendia corner, Makati Avenue. Papasukin natin ang Red District. Nice, my sound's ingenio. Oh, ano, maganda yung ingenio. Ano siya, user, ano siya, very friendly yung kanyang ergonomics kasi mababa, compact, obviously magaan yan. Naiinganyo talaga akong mag-motorcycle taxi. Tapos ano lang, for ladies only. Tanga. Iba yung motibo. Sana na huwag tayong makapiright, no? Dahil may sound. So, may sound sa kabila. May kanya-kanyang sound system yung nasa likod ko naman. Mga nanggaling ng BGC daw, mga fixie riders, so fixie bikes. Actually, dapat pupunta kami ng anak ko ngayon sa BGC, magra-ride din kami nung fixie niya. Tsaka yung single speeder ko naman. May gaso, tinamad na kami.
Okay, rumble-rumble lang tayo. Rumble-rumble lang. Let's check things out. Dami nag-aabang ah. Init na ang mga negosasyon. Teka, bakit tayo dito? Kakaliwa tayo eh. Ah, wait. Umikot muna pala tayo dito sana. May mga inuman dito eh. Ito, dito yung paboritong spot ng anak ko eh. Dito siya nagiinom. Yung dalaga ko dito gumigimik. Wala pa mga sumusuka. Nagkakarga pa lang ng isusuka eh. Nasa loob pa lang lahat oh. Nasa loob pa lang lahat. Mamaya pa yan, mga alas 3. Simula alas 3 yan. Maglalabasan niya mga magsusukahan niya. Let's just take a look around. Ayun yung gimmick spot ng anak ko. Uy, parang may event doon ah. Ikutin ko kaya yung loob. Teka, ikutin lang natin isa yung street na yun. Taga rito naman ako dati, so hindi na tayo mangingilag dito. Lang may pulis. Huwag na tayo dyan. Umiwas na tayo sa gulo. At dito ay dito. What's up? Lang pa parking ako. Yan tuloy, nagmukha ko tuloy akong parak. Hindi ako nag-parking, so akala nila, uy,
may nagro-ronda. Speaking of Parak, iwas tayo dyan. Come on, big guy. Come on, come on. Let's move, let's move. Ay, may isa pang magandang spot doon sa kabila naman. Sige, wait. Ikutan natin. Ikutan natin. Ikutan natin. Nasaan yung police? Okay, wala, wala. Ito nga ba yun? Hindi, sa kabila. Ah, dito, dito. Ito nga. Ito, ito, ito. Ah, ito, 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 ito. Ito, ito pa rin. Isa pa rin ito sa pinupuntahan ng anak ko. Burnout. Wag na, wag na. Tahimik lang tayo. Low-key lang tayo. Low-key, low-key, low-key. Tara BGC. Tara BGC. Tara, 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 tara. Medyo naumay agad. Nakakaumay dito. Nakakaumay. Naumay agad ako. Kumanap tayo ng peace and quiet. Tayo ng peace and quiet. Tapos uwi na tayo pagkatapos ng beaches. What the hell was that? Wala nang suot yung isang yun, naka-blazer lang talaga. Pero wala nang suot sa ilalim. Hindi. Hindi mo, girl. Actually, okay lang yun. Kahit anong suotin yun. Kahit wala na kayong suotin. I don't give a shit. Ipisin na natin to. Ayan, tara, 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 tara. Time check. 154. Oh, meron pa akong 30 minutes worth of battery. Tara, tara, BGC, BGC, come on.